Nasa po itong mga nakaraang mga taon patungkol po sa aking pong pag-e-exam. Di ba kapag naman po tayo, lahat naman po tayo may mga pinagdadaanan na examination o test. Kahit naman po ordinaryong tao, may mga test sa buhay. Ang sa akin po ay sa akin pong profesyon. Bale, noong dati ko po kasi nung bata pa ako naaalala ko, ako po kasi yung estudyante, hindi po talaga nag-aaral. Lagi po ako napapagalitan nung bata ako kasi hindi po ako nag-aaral. Tumira po ako ng tita neng, kaya ang tanjun-dun, hindi po talaga ako nag-aaral. Napapagalitan ko kasi parang ako yung easy-go-lucky na bata. Ako naman po kasi para sa akin naman, hindi rin naman po kasi ako pinipilit maging honor student. Di ba may mga gano'n naman po ng mga parents? Pilitin para magkaroon ng high honors o maging first honor. Sa kanila po kasi, okay lang na pumasa ka, kung ano kaya mo. Then, hindi po ako nag-aaral. So, sabi ko, ba't ako mag-aaral na pumapasa naman ako? So, dumating po yung nag-college ako. Guys, kung ako nag-college ako, ganun po yung naging way na aking pong pag-aaral. Kahit po nung nag-nursing ako noong college, hindi rin po ako nag-aaral kasi pakiramdam ko, papasa din ako. So, yun nga po, pumasa rin po ako noong college ng board exam. Hanggang sa ito po, yung exam po sa USRN, ito po yung mga pagkakataon na pakiramdam ko, tinake for granted ko yung exam. Kasi sabi ko nga, may alam ko sa tayo eh, kahit na alam kong feeling mo matalino ka, kasi hindi ka nag-aaral, so feeling mo, kaya mo. Nung wala lang yan, papasama, hindi ako mag-aaral. So feeling ko po, narinig din ako ng Panginoon. Naiintindihan niya rin na parang kumahayaan niya pa na sabi itong bata to, kumahayaan ko pa na magyabang siya along the way, hindi ito makakatulong sa kanya. So, binigyan niya po talaga ako ng pagsubok. Hindi po kasi ganun kamura yung exam. So, may kamahalan ito yung pag-exam sa ibang bansa. So, sabi ko, ito po yung exam na sabi ko, gusto ko lang ipasa. Gusto ko lang mag-aral. Kasi ayoko na naman na, hindi naman po nila ako hinihingi na pumasa, pero sa panahon po ngayon, sa hirap ng buhay, at ano, yun po yung natutulang sa akin na kailangan ko na itong malampasan. So, humingi po talaga ako sa Panginoon ng sign. Sabi ko, kung babagsak at babagsak ulit ako, bumagsak na po kasi ako, sabi ko, Lord, hindi po ako yung mayaman, hindi po kami mayaman, hindi po ako unlimited na mag-e-exam. Kung ibibigay niyo po ito sa akin, para sa akin po talaga, itong exam na to, at makakaalis po at makakatulong sa pamilya ko, ay ibigay niyo po itong last ng pagkakataon na to. Kung hindi naman po, ay tatanggapin ko po ng buong buo, ibig sabihin po, sa Pilipinas lang po ako. Yun po talaga yung prayer ko. Hanggang sa dumating po yung time ng examination ko, dati nga po, kapag po nag-exam ako, mayabang po talaga ako. So, iniisip ko, kasi feeling ko talaga po nasasagot ko yung mga exam. Kaya nagtataka ako, kapag na yung dumating yung result, na lagi ako near to pass. Parang dalawang beses ako nag-near to pass. Medyo masakit po kasi yun. Tatlo po kasi yun eh. Failed, near to pass, tsaka pass. So, parang yung near to pass, andun ka po sa feeling mo na, anong kulang sa akin? Kasi parang bakit near to pass? Sana failed na lang yung ano, hindi na ako bibigyan ng chance na in-year to pass ka. Yun pala po, parang it's another way of saying na you're almost there. Diba? Yung nagpapaalam po sa akin is nasa-challenge po ako na parang siguro nga ang pinapakita po ng Panginoon sa akin is yung lesson. Hindi niya sinasabi sa atin na failure ka anak. Hindi niya sinasabi sa inyo na bobo ka anak, hindi ka magaling. Hindi. Ang sinasabi niya, kaya minsan tayo bumabagsak, kaya minsan nahihirapan tayo, gusto niya na pagdaanan natin yung mga bagay na yun para yun po yung magtutulak sa atin para maging better person tayo. So, nung last po ng exam ko, last year, medyo kinikilabutan pa rin po talaga kasi every item po, kahit po sigurado ako nung sa exam, pinapag-pray ko po talaga. Kasi sabi ko, Lord, alam ko po na mayabang ako.
ito po yung pinagdaanan kong pagsubok. And napapasalamat po ako. At ang at dinamit ko po na verse po is yung Proverbs 5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So parang lagi po natin i-acknowledge ang Panginoon kasi alam ko naman po, kahit sino po siguro sa inyo, naranasan nyo na maging mayabang. Yung parang kapag may nakuha kayo, hindi pinaghirapan, pakiramdam nyo is tayo yun, hindi Panginoon yun. Kahit po sabi na natin na hindi si God yun, ganyan, pero dumating po talaga ako sa panahon na nung may mga tumabati po sa akin, ang pakiramdam ko po, hindi po talaga ako yung may gawan. Kasi naranasan ko na po na ibaba. Dahil pag daw po tayo ay bumababa, ang Panginoon yung magtataas sa atin. At ito nga po, pakiramdam ko po ay para po sa akin talaga dahil ang next po na exam is yung English exam naman, binigay po talaga ng Panginoon sa akin ito. Kaya po naniniwala po ako, mga kapatid, na kahit po ano ang inyo pong hilingin at desires of your heart, at yun naman po ay makakabuti at makakatulong po at makakapagbigay po ng help sa mga tao. Gusto nyo po ay kabutihan lang din at makakatulong po sa lahat at mapabuti po at mapabilis ang pagdating po ng Panginoon, makatulong po sa mission natin. Ibibigay po ito ng ating Panginoon kung atin lang pong hihilingin at lagi po natin may acknowledge siya. Ito lang po at hapsa. Peace out, Hey,